Hi, I'm Ate Shady, one of the primary leaders in Christ the Living Hope Community Church United. Today, I want to share with you kung ano yung naranasan ko noong 2016. In last 2016, I experienced quarter-life crisis. Ano ba yung quarter-life crisis? Ba't parang naririnig natin lagi ito, lalo na sa mga millennial? Quarter-life crisis is the anxiety over one's life or one's quality of life or one's direction of life. So, based dun sa definition, bakit naranasan ko ito? Paano ko nasabi na naranasan ko ito? It's because noong 2016, I was 25 back then, I experienced like, parang napag-iiwanan na ako, parang hindi nagiging okay, stagnant yung buhay ko. I felt like I was not going anywhere. I felt like mabagal yung progress, mabagal yung growth ko as an individual. So, nung 2016, while I'm scrolling my social media accounts, na-feel ko talaga yung insecurity as well as yung frustration na makita yung mga ibang mga tao na kabatch ko, na mga lawyers na, mga doctors na, may mga pamilya na, nagpapakasal na, and traveling around the world. And I felt like, I am not going anywhere. So, noong 2016, I want to ignite something in me. And I want to prove to myself na meron akong magagawa at meron akong mararating. So, noong 2016, I decided to take not one, but two board exams. Yung first board exam is the licensure examination for teachers. March 2020 yung exam, and last 2 minutes, as in the last day ng filing for the board exam, ako nakapag-file ng papers ko. Sa Baguio ako nang nag-test. So, before the board exam, naalala ko accreditation nun sa school kung saan ako employed. And ang busy-busy namin, honestly speaking, hindi ako nakapag-review, and I don't have the budget that time to enroll in a review center. So, nag-self-review na nga, hindi pa masyado nakapag-review. Pero, good thing is, nung time na yon is naka-fast yung church. We have the Daniel fasting. And sakto sa Baguio ako nag-board exam. So, maraming vegetables doon. Nung board exam na mismo, nung night before, I remember na nagre-review yung kasama ko sa room, and ako, natulog na lang talaga ako. I felt like, kung magre-review pa ako nung time na yun, mabablank ko lang ako. Sabi ko na lang sa Lord, Lord, kayo na po yung bahala. Kung para sa akin to, para sa akin to. Pero, nung mismong day ng exam, I was constantly praying. I'm asking the Lord. I'm praying in the Spirit sa isip ko. At yung baon ko nung time na yun, nakakatawa kasi dahil nga din yung fasting noon, hindi pa din kumain ng meat, hindi pa din kumain ng rice sa church. So, yung pagkain ko is a peanut butter sandwich at isang plastic ng cherry tomatoes. Yun yung talagang kinakain ko. Hindi ko alam kung paano ako na-sustain, pero the Lord is gracious na sustain ako. The whole board exam nung let, I felt the peace of the Lord. Alam niyo yung parang tinuturo ng Lord kung ano yung answers. I was just surrendering to Him kung ano man yung gusto niyang gawin sa buhay ko. Parang gusto ko lang na makita kung ano yung pwedeng gawing move ng Lord sa akin. So, I took the board exam. After that, nakalimutan ko na na nag-take ako ng board exam. May 2016, nasa care group outing kami noon, may bilang tumawag sa akin at sabi niya, Ma'am Shady, congratulations! Pumasa ka! Tapos ako parang, hindi ko na siya na-get. Sabi ko, saan po ako pumasa? Ano pong sinasabi ninyo? And then, Ma'am Shady, pumasa ka ng board exam for license for teachers. And I was so surprised. And then, I check on the internet kung talagang pumasa ako. And praise God, pumasa talaga ako. It's all glory to God. Alam ko na hindi yun dahil sa akin at sa ability ko, but because of the grace of the Lord in me. So, I had proof to myself, and I have proof dun sa mga tao sa paligid ko na yes, I can do something, but it's not because of me, but because of the Lord. At hindi pa ako nakontento doon. I have to take another board exam, but this time, medyo mas intense yung nararamdaman ko. I took up Bachelor of Arts in Psychology in my undergraduate school. So, yung second na board exam has more bearing.
lalo na dun sa career ko at dun sa position ko para ma-regular ako at makuha yung position na gusto ko. So I took the board licensure examination for psychometrician. And yet again, wala akong budget para makapag-enroll sa kahit anong review center. Kahit na tigda 10,000 lang nun yung review center, wala talaga akong budget for that. So, nung time na yun, naalala ko maraming tao yung tumulong sa akin. Salamat dun sa mga tao nagpahiram sa akin ng mga review materials. Salamat dun sa mga tao nag-send sa akin ng e-books, nagpahiram sa akin ng mga books nila. Yung mga yon ang binasa ko. So, July, I applied again sa PRC for the licensure examination. And August 2016, nag-exam ako. Iba yung pressure na naramdaman ko dito. Ito yung time talaga na mag-exam na lang, feeling mo hindi pa enough yung na-review mo. Mag-exam na lang, feeling mo kulang pa talaga. So, ito yung time talaga na nag-effort talaga ako, nagbasa talaga ako ng libro, hindi talaga ako naglibot, kung ano-anong pinag-sacrifice ko just for this. And then, nagpapasalamat ako dun sa mga taong sumuporta sa akin in the office. Talagang hinayaan nila akong mag-review. Hindi nila ako masyadong binigyan ng work that time. Thank you so much. So, alam ko, tinatch nila talaga ng Panginoon. Merong miss tong exam, I really felt na hindi talaga enough. First module pa lang, naiiyak na ako. And that module, which is the theories of personality, yun yung pinaka-feeling ko confident ako, tas wala akong masagot. And then, I need to make myself strong that time. Kasi yung next module is the hardest one, sabi nga nila, is the psychological assessment. I pray to the Lord, tapos matatapos na lang, 5 minutes na lang, hindi pa ako tapos, ang dami ko pang hindi nasasagutan. So, nung nandun ako sa hotel room kasi may next day pa nun ng exam, nag-breakdown talaga ako, umiyak ako, sabi ko, Lord, pabagsak na ba ako? Hindi ko na po kaya, mag-quit na po ba ako? But the Lord is gracious. Nung time na yon, yung devotion sa church, sa Christ the Living Hope, is about faith. Talaga napaka-timey lang, Lord. And then, yung devotion nung time na yon, it's the verse Jeremiah 29:11. Yun yung verse din nung time na yung Lord tinawag niya ako to surrender my life to Him. Kaya sobrang significant talaga nung verse na yon. Sabi nga ng Lord, diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So sabi ko, Lord, alam ko na ikaw yung nagbigay sa akin na tong time na to, ng pagkakataon na to na mag-exam. Binigay ko na po yung best ko. Alam ko na yung plano mo para sa akin is for me, not to harm me, but to give me hope and a future. So, the next day, I went to the examination room again with the promise of the Lord and took the 2 exams. At ito, medyo mas mabilis yung kaba ko dito kasi, and unlike the let, you have 2 months to wait for the results. Nakalimutan mo na nag-exam ka. Pero this time, sa registered psychometrician exam, you only have 5 days. 5 waiting days. So, nung pang 5th day na, September 5, lumabas yung results. Nakatulog na ako. Ayoko nang isipin. Sabi ko nga dun sa mga tao na mag-text sa akin that time, kung hindi ako pumasa, ang i-text niya sa akin, Romans 8:28. Pero kung pumasa ako, sabihin niyo, praise God. So, may tumatawag sa akin at 5 a.m. I took the phone, it's my friend. And then, akala ko emergency. Sabi niya, friend, congrats, pumasa ka. Nag-loading ako. As in, ang tagal ko nag-loading. As in, talaga, toot! Tapos, nung na-absorb ko na, naiyak na lang ako. Umiyak na lang ako. Sabi ko, talagang yung iyak ko parang bata. Para akong batang maliit na kinuhanan ng candy or something. Doon ko naranasan yung tears of joy na naramdaman ko yung sobrang kagalakan na alam mo yung Lord yung nagbigay sa'yo nung kagalakan na yun. Then, nagising yung kapatid ko. Sabi niya, na paano ka? Tapos, sabi ko, pumasa ako. Tapos, talagang iyak. Iyak ng iyak. Talagang sobrang overwhelming yung joy and yung peace na binigay ng Lord. So, bakit ko sinishare ito?
kasi maraming mga tao na nakakaranas nitong quarter life crisis. Christian man or hindi, nag-church man or hindi, nagbabasa ng Bible or hindi, lahat talaga tayo nakakaranas. Hindi ko naman dinideclare pero mararanasan natin to. Pero I want to share with you yung prayer na pinag-pray ko nung time na yon. Yung prayer na pinag-pray ko sa Lord nung time na alam ko na wala na akong magagawa. Na naiinip na ako dun sa anong gagawin niya. So if you want to pray this prayer, I want to encourage you to close your eyes and pray with me. Lord, help me to have patience and not to grow weary or discouraged while waiting for answers to my prayers and for things to happen. Whenever I have doubt about my future, help me to remember that I have a high purpose and calling. When I can't see how the future is ever going to turn out the way I want it to, help me to pray that because I have given my life to you, my future will turn out like you want it to. You have promised me a future of peace and hope, a future far greater than I can imagine. Amen and amen. So, sa lahat ng mga mag-board exam, sa lahat ng mga nakakaranas ng quarter life crisis, keep the faith and know that God is in control. And always remember na meron tayong higher calling. And whatever we are going through right now, darating din yung araw. Katulad ko, masishare mo din yung kwento mo and you will be able to encourage other people with your story. God bless! Salamat sa pakikinig.